Magandang araw mga ka-TFT! Isang edisyon na naman ng TFT News Break ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Miyerkules. At narito ang ulo ng mga balita. Baristang Pinay nagsampa ng sexual abuse laban sa amo. Mahigit 100,000 peking pabango, kumpiskado. Ayala Land may proyekto sa Novaliches. At sa balitang entertainment, Maha Salvador, ikakasal na nga ba? At sa mga detalye, isang 26 anyos na barista sa Dubai ang nagsampa ng kasong sexual abuse laban sa kanyang bisor. Sa kanyang pahayag sa Dubai Court of First Instance, sinabi niya na madalas daw siya nitong hinahatak, hinahalikan at hinihipuan. May isang taon na raw itong nagaganap, ngunit hindi siya makapagreklamo dahil sa takot na mawalan ng trabaho. He used to pull me towards him and touch my body. Once, he sat me on his legs. I was afraid and didn't report the incidents because I was new at work and he threatened to terminate me from my job. Samantala, aabot sa 120,000 bote ng peking pabango ang nakumpiska sa isang warehouse sa Ras Al Khaimah Department of Economic Development kamakailan. Sa ulat, tinatayang aabot ang mga ito sa 33 million dirhams. Arestado na ang may-ari ng warehouse kung saan nakita ang mga kontrabado. More investigations are to be carried out to identify the owners of the unidentified brands. The massive haul of counterfeits, the biggest in the country, was found in a farm at Shamal area to the north of the emirate. Sa Pilipinas, may proyekto ang property giant na Ayala Land Incorporated sa gitna ng Novaliches. Ayon sa ulat, 11 ektarya ang sukat ng proyekto na pinangalan ng The Junction Place. Ipinaliwanag ni Stephen S. Comia, Senior Division Manager ng Ayala Land Strategic Land Bank Management Group, na may potensyal ang lugar kaya't nagdesisyon ang property developer na mag-develop doon. We see an opportunity to be part of a highly urbanized development in the area. There are a lot of business communities, large working middle-class communities, hospitals, and schools. At sa balitang entertainment, nilinaw ng kapamilya star na si Maha Salvador na bagamat masaya siya sa relasyon ng nobyong si Rambo Nunez, wala pang plano ang dalawa na magpakasal. Hindi ko po ipagkakait yung happiness na yon. Kung mapagdesisyonan man namin ni Rambo na i-take namin ito to the next level, malalaman niyo po. May siyam na unang magkasintahan ang dalawa. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Mula sa Dubai Headquarters, ako po si Jamil Domingo. Sa ngalan ng Manila News Team, ako po si Neil B. mula sa Abu Dhabi News Bureau. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.